Napadpad kami ng Candelaria, Quezon para maghanap ng interesting na mga kainan. Isipin mo, nakita kami ng kakaiba dito sa tapat ng Walter Mart Candelaria. Pwede kang kumain at tumalpak. Talpakan Resto Bar. Tara, itry yan! Hi miss, magbo-vlog kami ah. Okay lang po. Okay. Anyways, lima kami. Okay po. Ngayon, gusto sana namin ma-order yung parang tipong pag in-order namin yan, mapapabalik kami ulit mamaya. Yes po. Okay. So ano yung best seller nyo? Ang best seller po namin sir, na usual na in-order talaga is kalderetang kambing at adobo sa gata po. At syempre, binabalik-balikan din po dito sir ay ang fried itik po. Okay, sige. Ano naman yung masarap, pero hindi natatry ng ibang customers na sana matry nila. Try niyo po ang sisling balot, sir. Sige. Okay din yun. Tara, yes, itry yan. Impressions ko dito, actually sobrang astig kasi yung lugar niya parang hindi siya nasa probinsya, parang nasa Manila. Ang ganda ng vibe. Yung lightings pa lang nila, naka-warm light sila, tapos may mural. Talaga mapapasabong ka. Tara, itry yan. Alam ko, sa isang lugar ko lang nakakainan to dati, BGC lang. Pero ngayon, Candelaria, meron na rin palang ganito. Pala mo, Candelaria nagbebenta ng spam eh. No? Pero ito yung spam price ng Candelaria. Sa Talpakan Resto Bar nyo lang ito makukuha. Normally, di ba, kapag kumakain ka ng kambing, may parang aftertaste. Ito, wala. Sobrang solid siya. Sisyu. Ninunguya lang naman siya eh. Kasama pala natin ngayon, kaibigan ko, si Harry. Actually, siya yung stunt double ko kapag wala ako sa set. Hashtag, alam mo ba? Grabe yung menu nila dito. Sobrang kakaiba. Saan ka nakita ng sizzling balot tsaka nung ano, fried itik? Diba? Hashtag, alam mo ba, yung friend ko, meron siyang farm ng balot. Okay. So, nung isang beses, nag-iinuman kami. Nag-isip kami ng menu para sa balot. So, doon kami nagkaroon ng idea na sizzling balot tsaka yung fried itik. Okay.
Tapos talaga ano, feeling ko din yung may-ari nito, sobrang hilig din talaga sa manok eh. So hindi ka lang pupunta dito para magtalpak. Pupunta ka rin dito para kumain. Okay, astig ah. Oh, kasi ang sarap naman din talaga ng pagkain eh. Nagulat ako eh. Hari, kapag ikaw, alin yung pinaka nagustuhan mo? Ako, para sa akin, masarap yung itik, tsaka yung mga kambing dish, like yung kaldereta, tsaka yung adobo sa gata. Kasi yung, ano, hindi siya maanggo, yung mga kambing. Kaya para sa akin, okay siya, masarap siya. Napansin ko nga din yun. Samuel. Eh, sa'yo? Siyempre, itong pansit. Oh, mukha nga eh. Mukha nga. Mukha nga kasi madami na. Tingka sa camera! Grabe, sobrang lumampas sa expectations ko. Kanina kasi, isip ko, nung pinili namin tong restaurant na to, itong resto bar na to, una, nagtatawanan nga namin yung pangalan. Kasi Talpakan Resto Bar, tapos hindi kami nag-e-expect na baka joke. Parang joke yung pangalan, so isip namin joke din yung pagkain. Pero hindi, grabe sobrang quality ng food. Yung kambing, walang aftertaste. Tapos yung fried itik, siguro kung sa Chinese may Peking duck, sa Tagalog, eto na yon, fried itik na. Tsaka sobrang naaliw ko kasi meron silang spam fries eh. Namimiss ko na kasi ang tagal ko nang di nakapunta ng Manila. Tapos yung pinakabumenta sa akin, sizzling balot. Try nyo. Ah, itry yan. Para sa akin, sobrang benta ng concept nila. Pwede kang tumalpak at solid ang pagkain. Kaya ikaw, saan ka? Sa meron o wala? Okay, isang halp